ngayon, mga YouTubers, eto na naman si Balbaliw. At may bagong video na naman tayo. Nag-search ako. At dire-diretso to. Dagawin natin marami. At reaction ko na naman to sa Top Scary Movie. Ghost pala. Top Scary Ghost. Pasensya na. Nabubulong ako. Nahirapan ako ngayon. Oh, bago ang lahat, sisimulan na natin to, ha. Like and subscribe sa channel ko. Okay? Ikaw lalo ka na, ha. Ikaw. Okay? Okay? Simulan na natin, mga tropa. Tara! God on tape. Boses sa bodega at ang bagabag sa Batangas. Ang unang video sa gabing ito ay galing kay Miko Modo, kung saan tinignan niya ang isang nakakakilabot na bodega at sa bodegang ito. Bodega sa Batangas. Tara guys. Tara guys. Tara. Bagi asin. Tara guys, bilik pasok sa lobby pay ko lang. Yo, gawin, pinangsok yun noon. Tara. 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 Bagi, asin. Bagi. May mga boses na naririnig. Malinaw na nag-uusap lamang sa background sina Miko at ang mga kasama niyang bata sa bahay. Hiwalay pa rito ang mga kakaibang tunog na nasagap ng kanyang EVP device. Tara. Uy! Tara. Uy! Tara. Uy! Bagi, asin. Sana ay manatili silang ligtas kahit pa may kababalaghang nagkukubli sa kanilang bodega. Dito na naman kami. Naghahanap na naman ng sakit ng katawan. Si paring Axe Bug. Yung mga bagay-bagay kaming gusto malang. Ang sasamahan naman natin ngayon ay ang team ni Nakabungal Adventures, kung saan nilibot nila ang isang sementeryo sa Batangas upang maghanap ng kababalaghan. Nilibot nila ang mga puntod sa sementeryo at ang kasukalang pumapalibot dito. Nagpatuloy sila sa pag-explore hanggang sa abutan sila ng dilim. At sa pagkagat ng dilim ay mayroon silang nakita. Ipinapaliwanag ni Payat na tanging mga uha ng kambing na lang ang naririnig nila sa sementeryo. At sa paglingon ng camera, may nahagip silang kakaiba. Ayan. Parang reflection, ha? Hindi ko masasagot siya ng parang reflection. Kasi mabilis yung daan. Tignang maigi at ang nahagip ng kanilang camera ay isang gulat na mukha. Kulay abo lang ito at mabilis ding nawala. Malapit sa isang museleyong kanilang nadaanan, nakita nila ang isang anino. Saan? Talaga, anino ba yun? Pumunta sila sa sementeryong ito upang maghanap ng kababalaghan at mukhang natagpuan nga nila ang kanilang hinahanap.
floating head, hooded figure. Ang dalawang video ng inyong matutunghayaan ay kapwa manifestation o apparition ng paranormal entities sa magkakaibang bahay. Ang unang video ay nakuhaan ng Ring camera sa bakuran ni Logan Roberts. Nang mapansin ng aparisyon, agad nila itong ini-upload sa YouTube. Titigan ng maigi ang footage. Pino? Mama, love. Nakita niyo ba? Pino? Give it my hope. Anong entity? Bukutangin na, nakakatawa. Yan, nakakatapo. Po? Parang... Maraming mga ghosts caught on cam video ang nagpapakita ng nahahagit na orb o bola ng liwanag. Ngunit naiiba ito. Tignan ng maigi at tila ba hindi lang basta bola, kundi hugis ulo ng tao ang liwanag na nakitang gumagalaw sa itaas ng kanilang bakuran. Ang pinakamaliwanag na spot ang nagsisilbing mga mata, tila pinapanood ng mga residenteng namamahinga sa bakuran. Kung ang aparisyon na ito ay nakuhaan sa labas ng bahay, nasa loob naman ito ng bahay sa susunod na videong inyong makikita. Inupload ito ni Mr. Spouter sa YouTube, kuha ito sa spare room ng kaniyang tinitirahang bahay. Unang-una pa lang, may mga tuldok na ng liwanag ang lumulutang sa paligid. Posibleng orbs ito na manifestasyon ng paranormal activity. Ngunit may iba siyang nakikita. May iba siyang hinahanap. Nakita mo ba yon? Marahil hindi. Dahil napakabilis lamang nitong nagpakita sa camera. Sa bandang huli, bago niya lingunin ang hagdaan, mayroon kang makikita. Maaring hindi mo pa rin ito nakita. Hindi kita masisisi. Dahil sa sobrang bilis ay kailangan natin itong i-frame by frame. Paglingong-paglingon niya sa hagdaan, sa ikalawang pintong madaraanan ng camera ay may isang itim na figura ang nakatayo at nakamasid. Maaaninag nating nakasuot ito ng hood. Ito kaya ay aparisyon ni kamatayan? Ano ang sa tingin ninyo? Kayo na ang humusga. Bantay sa bintana. Ang susunod na video ng inyong mapapanood ay ini-upload ng Indonesian na si MBA Ayin sa TikTok. Ang makikita natin ay isang bahay na ginamit sa isang sikat na pelikula na ngayon ay ginawa ng attraction para sa mga tao. Okay. Ang tao rumahini. Pangabdi setan. Ni, pangabdi niya. Perasaan ada foto si ibunya deh. Ada. Di dalam kan? Di dalam ada. Napansin mo ba yon? Malamang hindi. Dahil sila rin mismo ay hindi napansin agad ang misteryong makikita sa video. Ayon sa... Nandun sa taas, sa second floor, parang nakita pa. Tignan natin agad. Sa uploader, hindi siya makagalaw dahil sa gulat at kilabot na kanyang nararamdaman nang may kaibigang nakapansin sa kababalaghang ito. Ada yung tao rumahini. Rumah pangang setan. Ayun. Nakita niyo sa taas, sa balkon. Sumungaw siya sa matras dahan-dahan. Yun yung nakakatapa. Okay, chinek wala lang. Tuminging maigi sa itaas ng bahay sa unang bahagi ng video na ito, titigan ang bintana ng bahay. Napansin mo ba? Isang pale figure ang makikitang dumungaw at naglakad patago sa bintana. Makikita natin ang maitim nitong mata at nakakakilabot na mukha sa oras na ilantad sa atin ito ng mga daong tumatakip sa view. Sa susunod na magbabakasyon ka, mag-ingat sa mga tititigang bintana at baka meron na palang sa inyo ay nagbabantay. Ka-goosebumps, nalungkot ka bang bawal ang dalaw sa sementeryo ngayong undas dahil sa pandemic? Huwag kang mag-alala. May announcement.
mula sa mga puntod. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po ng mga nakaliding, salamat po ng mga namatay, at salamat po ng mga kaluluwa dito. Pinapalam po ng gobyerno na hindi po makakadalo ang inyong mga kamag-anak ito pong darating na undan dahil po sa COVID. So, binibigyan po kayo ng pagkakataon ng ating gobyerno na kayo na lang daw po ang dumalaw sa inyong mga kanya-kanyang mga kamag-anak. Pero hindi po kayo pwede dumalaw kung wala po kayong face shield at face mask. Ayan po. At pagkatapos po ninyo dumalaw sa inyong mga mahal sa buhay, ay pwede na po kayong bumalik sa inyong mga kanya-kanyang mga libingan. Iyon lamang po. Mabuhay po kayong lahat. Huwag ka nang malungkot kung hindi ka nakadalaw ngayong undas. Sure naman kaming sila ang dumalaw sa iyo. Ghost on the Road. Hindi nalingid sa ating kaalaman na kahit saan ay maaaring may puwersa ng kababalaghan. Saan mang panig ng mundo, saan mang uri ng daan. At sa matutong hayanin ninyong dalawang video, kayo ay magiging saksi sa mga aparisyong na huling gumagala sa kalsada. Ang unang video ay galing sa Malaysia. Sa kalsada ng Pulau Pinang, dalawang lalaki ang nagmamaneho sa 10 oras ng gabi habang nagre-record lang ang kanilang dashcam. Mabuti na lamang at bukas ang kanilang camera upang makuhaan ang kababalaghang ito. Isang babaeng nakapula at nakatalikod ang kanilang nadaanan. Dahil sa Malaysia, agad na pumasok sa isip ang Penanggalan, ang Malaysian version ng manananggal. Isa itong halimaw na napuputol rin ang katawan at lilipad dala-dala ang kanyang mga laman loob. Ganito kaya ang susunod na gagawin ng babae? Huwag naman sana. Mukhang hindi naman. Ngunit... Sa bawat pagliko nila ay may mahinang awit ang unti-unting lumalakas at palagi nilang nadaraanan ang nakapulang babae saan man pumunta. Kung sa iyo ito mangyari, tiyak na gaya ng dalawang lalaki sa kotse, hihinto ka na lamang at pipiliin mo ang umuwi. Ngunit, makakauwi ka pa kaya? Pumunta naman tayo sa kalsada ng Russia. Sa videong ito, muntik pang magdulot ng disgrasya ang aparisyong inyong makikita. Tignan ng maigi. Ang track na sinusundan ng kamera ay makikitang pasuray-suray sa kalsada. May iniiwasan kasi. Mabuti na lamang at wala itong ibang sasakyang nasagi. Nang dumiretso na muli ang maneho ng truck, saka namang sulpot ng isang lalaking mabagal lang ang paglalakad. Mapapagtanto nating ito ang iniwasan ng truck kanina. Ngunit, look closely, for your minds are about to be blown. Katakatakang tila tumagos na lang sa likuran ng truck ang lalaki habang casual na naglalakad patawid ng kalsada. Pinaglalaroan lang ba tayo ng ating mga paningin? O posible kayang isa talagang paranormal entity ang lalaking ito, kaya naman nagawa na lang nitong maglakad sa abalang kalsada na parang walang nangyari? Ano ang sa tingin ninyo?
sa inyo. Ang sa tingin ko yan, talagang kalbuwa, no? Pero nakakatakot pa rin yan. Kung naibibigay ang pasya. The Muramasa House. Ang huling video para sa gabing ito ay galing sa Japanese ghost hunter na si Kudachan, kung saan nilibot niya ang isang abandonadong bahay sa Japan, ang Muramasa Family House. Maraming chismis ang bumabalot sa bahay na ito. Isa sa pinakamatunog ay ang rumors na ang mga dating nakatira, ang Muramasa Family, ay sabay-sabay na nagpakamatay. Kaya hindi katakataka kung mayroong mga paranormal na pangyayari ang maganap sa vicinity ng abandonadong bahay. Eksaktong alas 2 ng madaling araw nang dumalaw si Kudachan upang masaktuhan niya ang oras na maraming paranormal activity ang nagaganap. Nababalot ng lupa at alikabok ang mga kagamitan sa bahay, lalo na sa barn. At may mga parte na itong gumuho na dahil gawa lamang sa kahoy. Sa pagdalo niya sa bahay na ito, totoo ngang may mga katakatakang nangyari. Naisipan niyang mag-iwan ng static camera sa iba't ibang bahagi ng bahay upang matingnan kung may kakaibang makukuhaan sa isang silid. Isang pinto ang mag-isang sumara. May kinalaman kaya ang lalaking nasa picture frame? Hindi lamang sa silid na iyon may kakaibang nakuha ang camera ni Kudachan, kundi sa isa pang silid kung saan nakatayo ang isang lumang refrigerator. Isang kulay puting figure, akala mo kumot, ngunit iisipin mo ring transparent ang makitang lumitaw at mabilis ding nagtago sa likod ng refrigerator. Tila nahalata nito na may kamerang nakatitig sa kanya, kaya biglaan rin ang pagtago. Ngunit ang talagang malapitan at nakakatakot na inkwentro ni Kudachan ay naganap sa unang bahagi pa lang ng paglilibot niya sa bahay. Napansin mo ba yon? Maging si Kudachan ay hindi. Dahil nabitin siya sa paglingon. Kung tuloy-tuloy lang ang paglingon niya, baka nagkaharap na sila nito. Tignan ng maigi. Puti. Puti. Parang white lady. Malinaw na ang figure ay may resemblance sa isang white lady o di kaya sa multong si Sadako sa The Ring. Posible kayang ang multong ito ay miyembro ng Muramasa Family na nagpatiwakal noong 1900s? Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may... ayan, tropa. Natapos na naman ang ating reaction dito sa ating Goosebumps. Sa susunod, hanap tayo ulit mas maganda at re-rewind natin. Kayo, anong tingin nyo? Yan ba'y totoo o gawa-gawa lamang? Sa akin, sa tingin ko, ano yan, totoo. Yung iba, totoo. No? Yung iba naman, parang silhouette lang. Kayo na humusga, mga tropa. Kung may request kayo, iba'y share nyo sa akin at i-reaction ko para sa inyo. Hanggang muli!